Hello po sa inyong lahat mga kamatsas, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay ating papasadahan ang mga games na interesting na naganap dito sa katatapos lang na round number 9 Superbet Chess Classic Romania na ginanap sa Bucharest, Romania. Ayan, bago natin pasimulan ang unang game na ito ay atin munang tingnan ang naging standing after round number 8. Yan, so pinangunahan pa rin ni Super Grandmaster Shakhriyar Mamedyarov ng Azerbaijan with 1 point lead, 5.5 points. Sumusunod naman sila Wesley So, Aronian, Grishuk with 4.5 points, and Giri Raja 4 points, Dayak, Caruana 3.5 points, and MVL Lupulescu with 3 points. Okay, so pagkatapos natin i-analyze ang games dito sa round number 9, last round ay sa pinakahuling game ko ipapakita ang naging final standing ng kanilang torneo. Okay, so black dito si Wesley, white si Lupulescu. Tingnan na kagad natin. Lupulescu played d4, Wesley played knight f6, nag c4, e6, nag knight c3 at napusuan ni Wesley ang bishop b4, sharp Nimzo Indian defense. Nag-queen c2, classical variation naman ang pinili ni Lupulescu. Nag-castle at dito nag-a3, neutralize lang sa bishop. Bishop takes knight, yan talagang ginagawa dyan para hindi masayang ang tempo na aatras pa, kinakapture na talaga. Queen takes c3 and then d5, syempre kailangan mabuo ang control sa sentro. At dito nag-knight f3 develop, kinapture ang c4. Queen takes c4 at dito nag b6 para may option ang light square bishop na ma-develop sa b7 o kaya mayroong idea na sa a6 para may tempo. Okay? At dito nag bishop g5, develop lang ano idea ni Lupulescu bago niya buksan ang light square. Bishop development ay kanya munang i-develop ang bishop para hindi ipit sa c1. Okay, ang ginawa dito nag bishop a6, develop with tempo, nag queen a4, ilag lang, nag h6. Sinubok agad ni Wesley si Lupulescu na ano bang gagawin mo? Kakapturin mo ba yung knight ko? Or aatras ka lang? And then tempo na rin, pasingaw na rin sa back rank weakness. Baka in the future magkaroon ng check eh. At least may pasingaw tempo na ang black king ni Wesley. Ang ginawa dito, nag bishop h4, atras lang, nag c5. Ayan, napaka-essential ng c5 na yan. Pangurot ka agad sa center, pang pressure ka agad. At dito, nag d take c5, nag b take c5, and then nag rook d1. So, nag-develop, may atake sa queen. Yun nga lang, dito ay kapansin-pansin na nade-delay ang development ng kingside ni Lupulescu. Ang ginawa, nag queen b6, so develop lang, may target, may threat sa b2. Ang ginawa, nag bishop takes knight, nag g takes f6. So dito, talagang pinasok na ni Wesley ang ganitong kalagayan ng king shield, no? Pero masasabi nating mahina yan, yun nga lang, hindi ganun kadaling i-refute ng kaagad-agad. Okay? So dito ang ginawa, nag e3, nag bishop takes f1, king takes f1. Ang ibig sabihin po ng refute ay yung hindi basta-basta magagawa ng puti na talo kagad ang black pag ganyan ang structure. So may proseso pa yan pero mahirap ang proseso na yun. So ang ginawa dito, nag knight c6 tuloy lang sa pag-develop, tulog ang knight, lagyan ng trabaho syempre. Nag g3, ano idea? Para mag king g2 at lalabas ay parang artificial castle na ang puti dito. Pag sinabing artificial castle, kumbaga, hindi siya diretsong castling, pero pag yung king nasa G2 na, parang nakapag-castling na rin. Ang term sa chess doon ay artificial castling or artificial castle. Ang ginawa, queen B7. Dito naman, talagang expected ni Wesley na yung king ni Lupulescu ay pupunta sa G2. Tinuluyan pa rin ni Lupulescu, nag-king G2. So dito, kung mapapansin nyo, bakit ba hindi chumecheck dito si Lupulescu? Kasi kung may threat lamok, meron ding check lamok. Okay, so wala eh. Iilag lang yan eh. Pupunta sa king h7. Anong kasunod? Walang kasunod eh. Matitempuhan lang mamaya yan. May mga f5, timing lang. Okay, so kung walang continuation, isang check lang, walang kasunod, hindi na nila tinutuloy yung mga gano'n. So king g2, at least mapapakinabangan pa yan. Long term, develop yung king and then nag-connect na ang mga tore. Ang ginawa dito, nag-knight e5. Diniina namang magaling ni Wesley ang pressure sa nakapin na knight. At dito, nag-queen f4, syempre, saving move, obligadong depensahan ang knight na yan. Nag-king g7, dinipensahan muna ni Wesley ang pawn sa f6, gayon din naman ang pawn sa h6. So, hindi pa naman kaagad-agad dapat madaliin, nakapin pa rin naman. Ang ginawa dito, nag-e4 na. So, tinakpan na ni Lupulescu. Dito, kinakailangan na ni Wesley mag-react kasi nga, natakpan na ang pagkakapin. Ang ginawa dito, nag-knight takes f3 at yan po ang novelty ni Wesley. Bagong luto. Kasi
Noong 2013, ang ginawa ay queen takes b2 at nauwi sa tabla. Ipopost ko na lang ang link niyan sa description below. Okay, so balik tayo dito sa new move, knight takes f3, nag-queen takes f3, nag-queen takes b2, ayun. Tinagpas muna, no, bago tumapya sa pawn sa b2. So may pinagbago ba? Nag-rook d7, good move. Ang evaluation dito ay nananatili pa ring equal, mga kamatchas. Bagamat may sobrang pawn si Wesley, yun nga lang yung king ni Wesley ay expose. Eh. Iba pa rin talaga pag expose. Ang ginawa, nag-rook fd8 para ma-neutralize ang malakas sa tore sa 7th rank. Pinatunga, nagbaterya, capture, at dito nag-queen e5, kailangan lumapit-lapit ang queen, makayakap-yakap sa mga, kasi may mga balak na, ano eh, may mga check-check na ganun, so mas maganda, mas malapit ang queen, as much as possible. Ang ginawa dito, nag-queen g4, check na nga, nag-king f8, bumaba. Kasi kung haharang dito, queen g5, mayroong tagpas ng queen takes e6, at makukomplikado pa ito. Okay, so delikado din pa ang black dyan. So king f8, safe move. Ang ginawa dito, nag-queen e2. Yan, nag-abang-abang lang din si Lupulescu. Naghahanap siya ng option. Baka po pwede pumunta naman sa a6 sa kabila, makapangali-pangalikot. Ang ginawa dito, nag-rook b8 para naman mayroong coming rook b2. Nag-rook takes a7, binigay na talaga ni Wesley yan. Then, nag-f5. Ayan. So pinireasure, nakapin kasi. Ang ginawa, nag-queen h5. Ayaw na talagang, kumbaga, hindi na inintindi pa ni Lupulescu na, sige, pagkakainin mo yan, importante yung rapid na epekto, yung mabilis na epekto. Tama rin ang mindset na ginawa dito ni Lupulescu. Then, nag-queen takes e4 check, nag-f3 harang, nag-rook b2 check, nag-king h3. So dito, kung mapapansin nyo, medyo nalagay sa alanganin ang posisyon ni Wesley. Bakit? May b10 sa f7, matchas. May queen takes h6. So dito, medyo bahagyang pumreno na walang check na normal, walang normal check dito si Wesley. So anong gagawin ngayon? Parang napasubo yata, parang medyo na naging alangan ng pwestuhan niya, no? Pero mayroon palang baon-baon si Wesley dito na talagang hindi pala uubra yung ganyang klase ng posisyon na nakatutok pa yan dyan. Ano kaya yung excellent move na binato dito ni Wesley na pinaka-saving move niya sa posisyon na ito? Sige po, bigyan ko kayo ng kaunting segundo para ma-pause at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat! Meron na palang ganito. Excellent move! Rook takes h2. Ayan. So, wala na, no choice. King takes h2, then queen e2 check. So, kung bababa lang yan sa ibaba, eh, pakicheckin lang yan. So, yan. King g1, nag-queen e1 check. Kasi dito, kung pupunta sa h3, may queen f1 check. Obligado yan sa h2. So, yun na nga. Check. Walang katapusang check. Kasi kung aangat pa dito, awarding time. Matchas pa, mga kamatchas. Ayan. So, kaya dito, eh, mangyayari yan. King h2, pabalik-balik. Check. Pero, dako na tayo sa talagang nangyari. Balik tayo. Ito po nangyari. So, queen e2 check, nag-king g1, na queen e1 check, king g2, queen e2 check, king g1, queen e1 check, king g2, queen e2 check, king g1, queen e1 check. Hanggang dyan na lang. At kala ko mapaparap na naman ako ng may tono eh. So, tabla, mga kamatchas. Yung nga lang sayang ano. Kahit pa paano, nabawasan pa rin ang rating si Wesley dito. Kasi 2656, 2770 siya. Medyo nasugatan ang rating niya dito. Pero wala tayong magawa. Ang rating ay figure lamang. Nasa laro pa rin talaga ang tunay na kaganapan. Okay. So, yan po. At mag-a-analyze pa tayo ng mga siguro dalawang games pa dito sa last round or isa na lang. At sa last game na yon or sa 2 games pa ay ipapakita ko na yung standing. Okay. At bago tayo lubusang magtapos dito, mga kamatchas, atin munang basahin, pasadahan ang na-share ni Bobby Fischer, former world champion Robert James Fischer. Ang sabi niya, you have to have the fighting spirit. Kailangan talaga may fighting spirit, mga kamatchas eh. You have to force moves and take chances. Yan ang naobserbahan niya para maabot mo talaga ang taluktok ng kainitan sa chess sa buong mundo. So, kailangan meron kang fighting spirit. Hindi po pwede duduwag-duwag talaga dito. Hindi po pwedeng mahina-hina ang nerve. Hindi niya mame-maintain ang pinaka-standing niya sa top kung mahina-hina ang dibdib niya. Nerve din ang labanan dito. Kailangan mo, pwersahin mo sarili mo, magkaroon ka ng fighting spirit kahit sino pa ang kalaban mo. Okay? Sabing ganon, you have to force moves and take chances.
hanggat maaari kung magagawa mo ang pinaka the best moves, pinaka the best idea na po pwedeng i-apply sa hinihingi ng posisyon, gawin mo na. Yan ang toughness ng mga malalakas sa chess. Okay, so kung gusto nyong lumakas, kailangan nyong i-absorb yung ganyang advice ni Bobby Fischer. Dapat matindi ang fighting spirit nyo. Ang fighting spirit nyo ay may pinaghuhugutan, kumbaga, kaya malakas ang loob nyo. Siyempre, based on fact, nag-training ka, may disiplina ka, hindi yung lakas-lakas looban lang na hindi ka nag-training tapos ang lakas ang loob mo. Kaya kong tagpasin yan! Puro ganun eh, tapos ang tirada mo, ang lambot. So, para masabing malakas ang loob mo, eh dapat, kumbaga mayroong backup ng matinding training yon. Nagpasa ka ng libro, gumamit ka ng computer, eh bonus pa, may coach ka pa, talagang bata ka sa mga practice games, tournament games, pag nagkasama-sama yan, talagang puputok ang lakas niyan, magkakaroon ka ng magandang performance. Okay, maraming salamat po. At humihingi ako ng pasensya kasi ito muna yung board na gamit natin. Lumipat kasi ako ng kwarto. Dito na kami sa pinakagit ng kwarto namin. Nagagawin talaga namin seryosohang studio. Dadagdagan pa namin yan ng mga dekolerete na dekorasyon, mga kamatsyas. Hindi ko pa nai-installan itong computer na ito ng chess base. So gamitin muna natin ang board ni Lee Chess. Okay, pansamantala lang naman. Maraming salamat muli at sana natuto kayo dito sa video na ito. At kung kayo ay natuto, pahit naman uli ang like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa game na ito, pakicomment nyo na lang sa section below. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.